What's up sa inyo mga nilalang? It's your boy Maggie Listamen at muling nagbabalik para sa isa na namang video, no? So ang video natin ngayon mga nilalang, no, is magbibigay ako ng anim na tarp setup na maaari nyo magamit sa pagka-camping at magbibigay din ako ng tamang pagtali o paggawa ng knot at ang quick release nito para mas mapadali ang setup at ang pack up nyo. At meron din akong basic tips na ibibigay sa inyo tungkol sa tamang pag-install ng pegs. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Let's get it, man! All goods mga nilalang, meron na ako ditong inihanda na ating gamit para sa gagamitin natin para sa tutorial na to. At ang mga kailangan natin gamit mga nilalang, no, is paracord at 10 pegs, stick, pati itong dalawang maikling tali, no. Itong dala natin na large tarp ng Decathlon na may kasamang dalawang pole. At meron din tayo ditong dalang 10x10 na tarp. At itong ginagawa natin ground sheet, no, na gagawin natin ngayon na shelter. At meron din tayo ditong guideline. Anyways mga nilalang, tuturuan ko din kayo kung paano gumawa ng guideline knot na hindi kailangan ng guideline mismo. All goods mga nilalang, simulan na natin to sa ikauna. Ito ang tinatawag na basic A-frame. Unang-una mga nilalang, no, is kailangan mo muna maghanap ng dalawang puno na pagsasabitan mo ng tarp. At mag-ready ka na din ng paracord. May iba't ibang klase ng paggawa ng ridgeline. Pero itong ituturo ko sa inyo is napaka-basic lang. Itong knot na to mga nilalang, no, is hindi ko alam kung meron na talagang pangalan tong knot na to. Pero sa kadahilanan nga na kapag sa bahay eh, kung ano-anong quick release ang ginagawa ko, naisip ko to, no. At sa kadahilanan nga na hindi ko alam ang tawag dito, pinangalanan ko na siya na Mikey Lista knot. Na kung saan napakadali lang, no. Unang-una mga nilalang, gagawa ka lang ng butas. Tulad na ito. Gagawa ka lang ng butas sa ganyan at itatali mo ng ganito. Yan, all good sa tayo sa unang step. Lagi mo unahin ang kaliwa, papasok ng puno o yung pagtatalian mo. Yan. Nakakapit na siya sa puno mga nilalang, no. So paano nga ba natin ilalak to ng quick release? Yan, so ipapasok mo lang to. Yan, nakagawa ka na ulit ng panibagong butas. So kung gusto mo ang quick release, kumuha ka lang ng stick. Pumutol ka lang ng stick na ganito kahaba. Papasok mo lang siya dito sa loob. Yan, and then lock na siya. So dahil nga ridgeline to, kailangan matibay itong linya natin. Kaya ang gagawin natin, isisikapan natin o ipapayakapan natin yung paracord sa mismong puno. Example na ito mga nilalang, no, bitin yung tali ko sa mismong kakabitan natin na ikalawang puno. So kailangan natin magdugtong. Ganito naman yung way ko na ginagawa ng pagdugtong. Ito yung linya natin na dudugtungan. Gagamit tayo ng itib na paracord para kitang-kita nyo sa tutorial kung paano ito itatali. Ito yung dulo ng ating idudugtong. Pag may mga ganito mga nilalang, no, gagawin mo lang dito. Sisindihan mo lang yung dulo. Goods. Pagdidikitin mo lang tong dalawa. Hindi nabibitaw yan, men. Palaging tandaan na kapag gagawa ka ng ridgeline is dapat napakatibay nito dahil ito magiging pundasyon ng tarp mo. So kailangan natin higpitan to ng husto. From left to right, ipapasok mo to sa taas, itong dulo ng tali natin. At hihilain mo pababa para mas lalo siyang humigpit to. Kapag mahigpit na mga nilalang, iikot mo lang ulit ito sa puno. Kanan papuntang kaliwa naman. At ipapatong mo naman to sa taas. Yan, so ilalak na natin siya mga nilalang na quick release. So ang gagawin lang natin, iikot pa natin ng isang ganito. Kukunin lang natin tong dulo. Yan, magtitira lang tayo ng butas ulit. At ipapasok na natin ito. Yan. Ito na yung magiging lock natin. So kapag hinigpitan ko to ng ganito, all goods na yan.
Napaka-goods tong mga nilalang, no, dahil quick release nga. Madali nyo siyang makakalas nang hindi kayo umuubos ng oras. Second step naman tayo mga nilalang. Ano nga bang purpose na itong dalawang maikling tali na to? Itong nut na to mga nilalang, no, ang tawag dito is prusik nut. Malaking tulong to mga nilalang, no, para mahigpitan mo ng maayos yung magkabilang dulo ng tent mo. Maya-maya lang makikita nyo yung pinaka-purpose na ito. So ang unang step natin na paggagawa ng prusik nut, kunin mo lang yung dalawang dulo. Yan. Itatali mo lang din siya ng napakasimple. Ikot mo na ganyan. Tapos itong dalawang dulo, papasok mo sa loob. Yan. Higpitan na natin to. Ganun din ang gagawin natin sa isa. Ikot. Dalawang dulo, ipapasok sa loob. Higpit. All goods. Ngayon mga nilalang, ilalagay na natin siya sa ating ridge line. So ang gagawin lang dito mga nilalang, no, is ilalapat natin ng ganito at ipapasok natin itong dulo na to dito sa kabilang loob. Isa, dalawa, tatlo, all goods. Gawin natin ulit to sa isa. Ilalapat natin ng ganito. Papasok lang ulit natin itong dulo ng tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo, and then hila. Yan ang magiging itsura niyan. Ito ang tinatawag na prusik nut. Ang purpose na ito mga nilalang is adjustable siya. Yan. Pwede mo iusog, no? At kapag ka nakakabit naman na sa tarp, ganito ang magiging pwesto niyan. So kahit anong hila mo dyan mga nilalang, no, hindi uusog yan o hindi mag-a-adjust yan. So install na natin ngayon yung tarp. Ito ang gamit nating tarp. Ang size nito mga nilalang, no, is 10x10. Itong butas ng ating tent, papasok lang natin to dito sa ating prusik nut. Yan, papasok lang natin na ganyan mga nilalang, no. At yung isang stick na inihanda natin, kakailanganin din natin to dito. Pasok lang natin siya sa loob. Yan. Gets nyo mga nilalang? All goods. Ayan mga nilalang, ginawa ko lang siya sa magkabilaan, no. So matibay na tong ating ridge line o ang ating sentro. It's time na mga nilalang, no, para talian din tong ating ilalim para mag A-frame na siya. All goods mga nilalang, yan ang tinatawag na A-frame. Napakasimpleng setup at matibay din tong ating mga nut na ginamit, no. At sa A-frame na setup ay pwede mo rin ilagay sa ilalim nito ang tent para dagdag ply sheet na din, no. All goods mga nilalang, dumako naman tayo sa ikalawang setup ng tarp natin. At ang ikalawang setup natin mga nilalang, no, is tinatawag na dining ply. Gamit natin dito ang large tarp ng Decathlon. At ang tarp na to mga nilalang, no, is may kasama ng pole. Kaya naman hindi na natin kailangan gumamit pa ng puno o pagsasabitan nito. Ayan mga nilalang, ito ang tinatawag na dining ply setup. Napaka-easy niya lang gawin mga nilalang, no, sapagkat itong tali na kasama niya o ka-include dito sa package na to is may guy line na o strap at may kasama ding pegs. Kaya naman all goods na all goods siya yung setup, napakadali lang. Para lang dito A-frame mga nilalang, no, ang pinagkaiba lang is nasa 6 feet yung taas niyang pole na ito at malawak ang gitna o loob na ito. So saktong-sakto talaga siya pag naglagay ka dito ng lamesa at ng mga upuan kapag kakain kayo. At kung medyo mahangin naman mga nilalang, no, o umuulan, naanggihan ka sa loob, pwede mong bawasan itong pole, kinakabit lang siya, pwede mo siyang bawasan para bumaba itong side na to.
Ito naman ang ikatlong setup natin ng tarp at tinatawag to na lean-to short. At ang gagamitin din nating tarp is yung large tarp ng Decathlon. Dahil nakalapat na tong ating tarp natin sa lupa. Itong dalawang corner na to, yan ang pagpipitcha natin. Kaya mga nilalang, no, ilalagay lang natin yung dalawang pole natin sa magkabilang dulo na itong tarp na to para itayo natin siya. All goods mga nilalang, ganito lang kasimple ang lean-to gamit ang large tarp ng Decathlon, no? Kaya ang tawag sa kanya is lean-to short sa kadahilanan nga na wala pa tayong ganito dito. Wala pa tayong shed dito. Mamaya gagawa tayo ng lean-to na mayroon tayong shade dito gamit ang 10x10 na tarp. All goods mga nilalang, dumako naman tayo sa susunod na tarp setup natin. At ito rin ang tinatawag na lean-to. Ang pinagkaibahan lang na ito mga nilalang, no, is may add na shade siya sa harap. So ang unang ginawa ko, yun pa din yung ridge line, kinabitan pa din natin siya. Pero sa part na ito mga nilalang, no, is hindi na yung gitna ng tarp yung pinaglagyan natin. So ang gagawin lang natin mga nilalang, no, is yung katulad ng ginawa natin kanina. Ipipitch lang din natin tong dulo ng tarp. Yan, tapos lalagyan lang din natin dito ng cord. Tulad na ito. Maganda tong setup na to mga nilalang, no, kapag ang hangin ay nagmumula sa likuran. Para yung wind flow na ito, no, is dadaalan lang tong ating tarp. All goods. Dumako naman tayo sa susunod na ating tarp setup. Isa to sa pinakapaborito ko, no. Ito ang tinatawag na diamond tarp. Nagawa ko na to sa isang camping episode natin sa Yambo Lake. Isa to sa pinakamadali lang gawin. At ito yung mga tipo na pag naabutan ka ng ulan, men, pwede mo siya i-set up pang shade hanggang matapos ng ulan. At saka ka mag-set up ng pang malakasan mo talaga after ng ulan. Ayan, so mga nila lang, no, ang gagamitin nating tarp. Itong ginagawa kong ground sheet, itong sakulin. Kung di ako nagkakamali, ang sukat nito is 5x5. Saktong-sakto to sa gagawin nating diamond tarp o diamond ply. Ang una lang natin gagawin, nilalatag muna natin to. At napakasimple lang mga nilalang, no. Ang bawat dulo nito is ipipitch mo lang. Susundan mo lang to mga nilalang, no. Dito ka kukuha ng pattern kung saan ka magpipitch. So pa ganyan. Ganon din dito mga nilalang. Papantay mo lang siya dito. Ayan, all goods na yan, no? So, kailangan mo ngayon ng stick. Kung meron kang pole, maganda. At kung wala naman, no, gumamit ka na lang ng kahoy. Dapat lang mga nila lang, no, straight siya para maganda ang pagkakatayo nito. Lagyan natin ng paracord para tumayo at i-pitch natin dito. All goods mga nilalang, itong setup na to, itong diamond tarp setup, isa to sa pinakapaborito ko, no, sa kadahilanan niya na napakabilis din niya i-setup at matibay to, no. Itong setup na to mga nilalang, no, is depende lang naman kung gusto mo. Ginagawa ko lang to kapag ka naabutan ako ng ulan sa trail, 3 to 5 minutes, kayang-kaya na to i-setup, may silungan ka na. Dumako naman tayo sa huling setup na gagawin natin. Itong setup na to is medyo matrabaho pero sinisagurado ko naman sa'yo na safe ka dito at matibay tong setup na to. Ito ang tinatawag na tarp to tent setup. Ito ulit ang gagamitin natin tarp, itong 10x10. Itong tarp na to is gagawin natin tent. Dito tayo magpipitch ng pegs. Ganun din ang gagawin natin sa kabila. Dapat naka-stretch to mga nilalang, no. Pasok nyo na to sa loob. At kukunin ulit natin itong ikalawa. Ganun lang din dito sa kabila, ikalawa. All goods mga nilalang. So ngayon, hahanap naman tayo ngayon ng ating pole na ilalagay dito sa loob. Maglalagay lang tayo ng tela para hindi masira yung tarp natin. Pwede rin naman medyas o kahit ano, no.
Pasok lang natin sa loob. Tali lang natin tong pole na to sa itaas. Maganda dito mga nilalang, no? Kapag sobrang lakas ng ulan, pwede mo siyang isa ka. Habang nasa loob ka, gagamit lang tayo ulit ng dalawang tali para mabuksan natin tong ating tarp to tent setup. Ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Kumukulog pa mga nilalang, no? Meron na tayong tent setup na gamit ang tarp. Siyempre sa kalagitnaan na nagsasetup tayo, may mga part na naglulus. Madali lang yan, i-adjust lang natin yan hanggang sa maging all goods na ang ating tent. Tip lang din mga nilalang, no? Kapag magpipitch ka ng ganito, huwag mo muna ibaon ng husto itong pegs. Kasi after mo na maayos to, panigurado mag-a-adjust ka. So maganda kung madali lang siya bunutin. All goods mga nilalang, malawak loob niyan. Dalawang tao kasha dyan men. Uulan na mga nilalang. Anyways, gusto ko lang sa inyo i-share kung ano nga ba yung proper na pag-i-install ng pegs sa mga tent natin. Karamihan is hindi ito alam. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Ang tamang pag-install ng pegs ay dapat laging nakakontra kung saan siya kumukuha ng pwersa. Katulad na itong paracord na to, ito ang kinukuha niyang pwersa. So kailangan ang pegs natin is nakalaban sa kanya. Ito ang ibig sabihin ko mga nilalang, no? Ito ang kinukuha natin pwersa. So kailangan ang pagpipitch natin yung lalabanan siya. Lagi dapat paslan o pag ganito. Pitch natin. At hanggat maaari, no? Nakabaon na nakabaon siya. All goods, kahit hila-hilain yan, hindi basta-basta bibitaw yung pegs na yan. Dumako naman tayo mga nilalang sa guideline. Ito ang tinatawag na guideline. Mayroong dagdag equipment para magawa to. Para anytime na gusto mong sikipan o luwagan, tulad na ito, nagagawa mo. At kung gusto mo naman ulit sikipan ang husto, kaganyan mo lang siya. Kahit anong hila na ng tent dyan men, hindi nagagalaw yan. Kumbaga nakalak na yan. So paano kung wala kang ganito? Kung wala kang guideline na ganito? Meron naman ibang paraan mga nilalang, no? Ito ang guideline na manual o ikaw mismo ang gagawa gamit ang tali. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. So yung mga nilalang, itong gagawin natin is yung manual nga na guideline. Katulad na ginawa natin, lalagay muna natin to dito, pakanan. At itong dulo natin, ipapatong lang natin siya sa tali. Papasok natin ng ganito. Yan. At ipapasok pa ulit natin na isang beses. Yan. So, dalawa na siya. Dalawang buhol na, no? At paano nga ba natin ilalak to, no? Ilalak natin siya ng quick release. So, gagawa lang ulit tayo ng butas. Yan. At ipapasok natin dito. Hindi natin isasagad yung pinakadulo ng paracord natin. Ilalak na natin siya ng ganito. Yan. Yan, nakalak na siya mga nilalang, no? Katulad ng guideline, na-adjust din to. Kung gusto mong higpitan, ganito ang gagawin mo. Ang maganda dito, quick release din siya. Yan, so, na-release na natin agad. At kung medyo naluluwagan ka naman dito mga nilalang, no? Ang pwede mong gawin, para masikipan to ng husto, pagdagdag ka lang ng loop. Kung marunong kayo magsintas ng sapatos, ganun lang ang gawin nyo. Itong quick release natin na dalawa at itong dulo ng ating paracord. All goods. Mas matibay na ang guideline mo. Pwede mo luwagan, pwede mo rin sikipan. All goods mga nilalang, umuulan na. Sakto-sakto lang tapos na tayo dito sa ating tutorial. Anyways mga nilalang, may papayo ko lang sa inyo. Dapat pag magka-camping kayo, lagi kayong handa. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, mag-imbes kayo sa shelter, sa tarp, sa tent, o sa tutulugan nyo. Dahil yan ang pinaka-importante sa camping. At ang masasabi ko lang mga nilalang, no, bago kayo mag-camping, mag-check weather muna kayo at mag-wind check. Para alam nyo yung mga mangyayari sa araw na yon. Napaka-importante na itong mga nilalang. At dati sa pag-setup ng mga ganitong shelter, men, wala akong
akong masyado pakialam. Basta maitali ko lang siya sa puno ng mahigpit, okay na yun. Pero ang disadvantage nun is pag magpapak ka, o gusto mo siyang i-adjust, is buhol-buhol, no? Napakahirap tanggalin. Hanggang sa pinag-aralan ko nga itong mga quick release, ang mga nuts na tinuro ko sa inyo kailan lang. Napaka-importante na itong mga nilalang, no? Huwag niyong ibabahala lang. Kailangan matuto kayo ng mga ganito dahil para din sa inyo to. So yung mga nilalang, sana may mga natutunan kayo o napulot dito sa video natin na to, na magagamit ito sa pagka-camp. Dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. It's your boy, Michael Lisa, man. Peace!